Guys, welcome to my channel. We are Singapino. And for today, gusto ko lang sana i-share with you kung paano ba ang mag-asawa ng foreigner. Okay? The purpose of this video is to share knowledge and my experience to people na gusto or nagbabalak magkaroon ng foreigner na asawa. Marami sa ating mga kababayan ang naghahangad ng magandang buhay. Pero pili lang naman yung mga mapapalad. Hindi ko sinasabi na isa ako doon, pero nagpapasalamat na rin ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng asawa na responsable at mapagmahal. Although, hindi rin naman siya talaga perfecto. So, sa mga single dyan na gustong magkaroon ng asawa na foreigner or boyfriend na foreigner, makinig kayo. So, ito, i-share ko na sa inyo ang mga tips or dapat nating isaalang-alang on how to marry a foreigner. Number one, we need to choose the person that we love. We choose the person because we love him or her, and it's not because of the money. Kasi marami sa atin ang kamalian na, oh, foreigner ang jowa ko, ang boyfriend ko. Dapat marami pera para yan, papakasalan ko. Hindi dapat ganun. Malaking issue kasi ang pera sa isang relasyon, lalo na sa mag-asawa. Pwede itong maging cause ng pag-aaway or paghihiwalay at saka ng misunderstanding. Kaya ako, naniniwala ako na sana kung gusto natin ng pera is pagsikapan natin at pagtrabahuhan natin dahil sila, yung mga yaman at pera na meron sila, yung mga foreigner na yan, pinaghirapan din naman nila yan sigurado. Depende na lang siguro kung mayaman na yung pamilya nila, edi ang swerte mo. Why do we choose love kesa sa money? Why do we choose love kesa sa money? Because personally, ako, mas pinili ko na yung gusto ko yung tao na makakasama ko habang buhay. Ginusto mo siya, pinili mo siya, hindi dahil sa mayaman siya or mapera siya, pero dahil nakita mo na totoo siya sa'yo at talagang gusto niya to be with you, gusto niya na makasama ka hanggang pagtanda niyo. Kapag pinili mo kasi yung love sa isang tao o yung pagmamahal sa isang asawa, sa nobyo, naniniwala ako na diyan papasok yung pagkakaroon ng respeto. Sa isang relasyon, pagka meron kayong respeto sa bawat isa, yun yung nagpapatagal at yun yung nagpapatibay ng relasyon ninyo. Although ako, sa 8 years ko, so far, sailing smooth naman kami ng asawa ko. May mga misunderstandings, pero napag-uusapan and nasusolusyonan naman agad-agad. Dahil yung asawa ko is sinisigurado rin niya na kinabukasan is parang wala nang nangyari. Na parang back to normal, parang kaya siya nagalit kahapon kasi mayroon siyang iniisip, stress siya sa trabaho, kaya niya nasabi yun, or talaga may pinaghuhugutan siya, kaya niya na nabanggit yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Number two. Ang pangalawa, kailangan, we need to know the person in a deeper level. Yung kilalang-kilala mo na siya kung paano siya magalit, or kung ano yung background niya. Tapos, syempre, hindi naman natin alam kung yung mapapangasawa ba natin o yung nobyo ba natin is kriminal or mapanakit or yung mga ganong klaseng bagay na at the end lang nalalaman ng iba dahil ang pagkakamali nila is hindi nila kinilala yung tao na mga kasama nila ng malalim. Na ako, nung time na decidido kami ng mag-asawa, na maging mag-asawa na, naglaan kami ng oras or para mas makilala namin yung bawat isa ng lubusan. Actually, idea yun ng asawa ko na sabi niya sa akin, I want to know you more. Yung pala, it's just a test na gusto niyong malaman or gusto niya akong i-test na sa mga ibang klaseng bagay kung ano ba ang ugali or how do I handle yung mga bagay-bagay. Kasi magagamit pala namin ito, teacher. Nasa huli ang pagsisisi. Entering to a marriage life is a very big decision. So, kailangan natin na huwag magpadalos-dalos. Tip number 3. Be physically ready.
physically ready, mentally ready, emotionally ready. Kasi there's a lot of circumstances na kayong dalawa lang ang magha-handle. Marami kayong pagdadaanan na kayo lang yung makakasolusyon. So, kailangan ready ka na harapin lahat ng yun na kasama siya. Siyempre, kasama sa be ready, yung mga documents mo na kailangan. Ano ba ang mga documents na kailangan mo? Kailangan mo ng birth certificate, kailangan mo ng CNMR, kailangan mo ng mga educational certificates mo, tapos mga IDs, at saka kung ano-ano pa. Depende rin naman yon sa requirements ng bawat bansa. At saka kailangan nakahanda na ng lahat ng yon. Bukod sa pagiging physically ready mo, kailangan document ready ka rin. Para ready to go na. Number 4. Kailangan be ready to give up everything. Kasi magsasettle down ka na with him. Pwedeng sa ibang bansa kayong titira, dadalihin ka niya, wala doon kamag-anak. Iba yung pagkain, iba yung kultura. So, i-give up mo lahat ng yun, pati yung iyong pamilya, kamag-anak, dahil ang buhay sa ibang bansa is totally different compare pag nasa atin tayo sa Pinas. Sa Pinas, meron tayong kamag-anak na nandiyan para hatiran tayo ng pagkain, nandiyan para laging bumisita sa atin, or marami tayong kamag-anak or magulang. Sarili nating pamilya na nasasabihan natin ng sama ng loob. Pero pag ikaw is nasa ibang bansa ka na, kasama siya, the whole situation change because ikaw na lang mag-isa at wala nang pakialam sa'yo yung iba na nasa paligid mo dahil hindi ka naman nila kaano-ano or lalo na pagpaguhan ka lang sa bansa na yon. Wala silang pakialam sa'yo. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo na willing ka na i-give up lahat ng to dahil pagdating mo dun sa ibang bansa, syempre wala ka agad na kaibigan. Wala kang kagimikan or wala ka pang kakilala kasi syempre baguhan ka pa lang. So si asawa mo lang yung lagi mong makakasama. You need to accept na malayo ka sa pamilya mo. Iba ang kultura or way of living sa ibang bansa. Kagaya ko dito sa Singapore, walang fireworks tuwing bagong taon, walang Noche Buena kasi iba yung kultura, wala yung gatherings ng pamilya kasi iba nga yung kinagisnan nila dito compare sa atin na mga Pinoy. At depende rin din kasi yun sa kung ano yung relihiyon ng asawa mo. Number 5, be ready for misunderstandings. Kasi nasa ibang lugar ka, tapos iba ang pamumuhay, pwedeng magkaroon ng mga misunderstandings when it comes to that. Kasi iba ang pagkain niya, iba ang kinagisnan niya, iba ang way niya sa everyday living niya, ganun. Tapos, kailangan mo rin umadapt sa kung ano ba yung nakasanayan ng mapapangasawa mo. Kasi iba talaga yung Pinoy-Filipino style sa mga foreigner style. Iba talaga yung way of living sa ibang bansa. Kaya malaking adjustment yung kailangan natin gawin at kailangan maging ready tayo dun. Kasi pag nasa ibang bansa tayo, pwedeng ma-feel natin yung pagiging homesick, malungkot. Siyempre parang may mental stress tayo, kaya nga kagaya ng sinabi ko, sa number 3, kailangan maging ready tayo sa lahat ng pwedeng natin makaharap para sa lahat ng pagsubok. Marami pa akong gustong i-share sa inyo guys, kaso sa mga susunod ko na na video yun. Tapos kung meron kayong mga request, sabihan nyo lang ako para ma-share ko sa inyo kung ano ba ang experience ko about doon. So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa pag-share ko ng video na ito. Tapos kung may mga tanong kayo or may gusto kayong malaman, i-comment nyo lang sa section dyan sa baba para ma-replyan ko kayo. Tapos ma-share ko rin kung ano yung nalalaman ko sa inyo. So guys, ayun, masaya akong i-share yung mga experience ko dito. I-like at mag-subscribe na para updated kayo sa videos at mag-comment kung meron kayong katanungan or gustong malaman.
Thank you for watching. Totoo pala yung feeling na kapag first time mo pa lang sa pag-vlog, yung feeling na awkward, na parang hindi mo alam kung saan ka titingin. And kasi first time ko lang na makapag-vlog ngayon, and sana bear with me kung hindi ako perfecto sa ganito. Pero pag-aaralan ko kung paano maging ma-improve yung ano, magiging videos ko in the future. So, stay tuned and don't forget to like and subscribe to my channel para updated kayo sa mga videos na i-share ko pa sa susunod. So, our way of living sa ibang bansa na iba ang way of living sa iba't ibang bansa at depende kung saan kayo titira ng mapapangasawa mo. At depende rin din kasi yun sa kung ano yung relihiyon ng asawa mo, tapos kung nakatira ba kayo sa kamag-anak niya.